Inaprubahan na ng Metro Manila mayors ang final draft para sa single ticketing system na ipatutupad sa National Capital Region. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Mayor Francis Zamora, ang presidente ng Metro Manila Council. Magandang morning po sa inyo and welcome back to Sakto, Mayor. Kamusta ho kayo? Yes, magandang morning, Johnson. Maraming salamat sa pag-invita sa Sakto sa DZMN. Opo, finally, meron ng final draft ang Metro Manila Mayors. Pero ang tanong, kailan siya ipatutupad, Mayor? Okay, para lang po sa kaalaman ng lahat, no? Kahapon, nagkaroon po ng final technical working group meeting ang Metro Manila Council. Opo. Ibig sabihin, yung mga traffic heads ng iba't ibang LGUs, gano'n din ang kanilang mga abogado, at ako po ay nandun kasama ng ating MMDA chairman na si Attorney Don Artes. No? At tama ko kayo, unanimously approved yung final draft ng ating Metro Manila Traffic Code. At dito nakasaad yung 20 pangkaraniwang traffic violations, at gano'n din kung magkano ang multa na babayaran dito kung sakaling mag-violate na ako. No? Ano bang next step? Ito po ay ating i-elevate na sa Metro Manila Council. So, ibig sabihin, papagbotohan na ng mga mayor ang pinal na draft nga ng Metro Manila Traffic Code. At isa sa mga naging hadlang kasi dati, Johnson, ano? Meron kasi tayong kinakailangan gawing integration. Ibig sabihin, yung mga LGUs kinakailangan bumili ng mga computers, mga hardware, no? Upang magkaroon nga ng integration ang datos ng LTO at mga LGUs. Kahapon no, ay binanggit ng ating MMDA chairman na sila na po ang magbabayad nito. So wala nang cost para sa amin dito sa mga LGUs at ang MMDA na ho ang magbabayad. So malaking bagay yan dahil nung una, siyempre, ang tanong ay magkano ba yan? Gaano kabilis ba ang procurement process? So all of these will be factors. But we are still targeting the end of the first quarter. At ang next step dyan ay ang MMC meeting at kung sakaling nga mapagbotohan na at wala naman maging objection, ituloy-tuloy na po ito. Opo. Yung palang final draft na binabanggit doon sa mga balita, hindi pa yun pinagbobotohan formally ng mga Metro Mayors? Ano, pinagbotohan yun ng members ng technical working group. No? So I just want to clarify. Ayun. So, pero hindi ng mayors? Not yet the mayors, ayun. Yes. Ang voting po ng mayors will happen during the Metro Manila Council meeting. Pero yung draft na papagbotohan ay aprobado na ng technical working group. Kailan ho inaasahan yung botohan ng Metro Manila Mayors, Mayor? Okay, ang next step dyan ay magsiset na ho kami ng meeting at I will make an announcement as to when this will be. But based on our last meeting, Johnson, no, ang main issue na lang nun is yung procurement nga ng mga kagamitan because we will be needing the software, we will be needing the computer equipment to be integrated to the LTOs. No? So yun na lang yun. At dahil nga nagsabi ng MMDA na sila ang gagastos para dito, hindi ko na nakikita na magkakaroon pa ng problema. Opo. Pero definitely within this month yan, January, ipatutupad, Mayor. Ano, we're looking at the end of first quarter, Johnson. Kasi, okay. Siyempre, mayroon pa tayong mga proseso na kinakailangan gawin at definitely no, we will have a dry run. Hindi naman pwedeng agad implement yan. Kailangan po na masubukan ng publiko para makapag-adjust din sila. Meron bang kinakailangan pa yan na publication, Mayor, bago yung effectivity? Ang mangyari dito, Johnson, no, once the Metro Manila Council approves the resolution, kami sa LGU, yung mga kasalukuyang ordinansa namin ay kailangan namin amyandahan. Dahil ngayon, iba-iba pa ang mga halaga ng mga multa. At once approved, no, it will now be standardized. Opo. Yung final draft kahapon, doon nakasaad yung 20 common violations at kung magkano multa. So once approved, we will now have to amend our ordinances for it to be aligned or the same with the Metro Manila Traffic Code. Ayun. So kung halimbawa, Mayor, na ang fine sa violation sa number coding sa San Juan ay magkano ho ba, magiging kapareho na siya ng multa sa Makati, Quezon City, Tama Tinapa. Yan. Metro Manila-wide na. Yes. Ayun. Ito halimbawa, no? Sa ngayon, sa San Juan, kung kayo ay mahuli ng disobedience to traffic signs, opo, ang first offense ay 2,000 pesos. Ang second offense ay 3,000 pesos. Mm-hmm. At ang third and succeeding offense ay 4,000 pesos. Sa ilalim po ng single ticketing system, 1,000 pesos ang multa. So,
bilang supporter rin natin, nakagustuhan natin na magkaroon tayo ng parehas na halaga ng multa. Kami nga ho sa San Juan, nagbaba kami ng halaga ng multa. So kung alin yung mas mababa, yun ang susundin? Ganun ba? No, not necessarily, Johnson. Kung ano ang napagkasunduan na halaga kada traffic violation. So there are LGUs na, halimbawa, dito nga sa binanggit ko yung disobedience sa traffic signs, 1,000 pesos ang napagkasunduan ng technical working group. Posibleng yung ibang city, mas mahal. Dati, posibleng iba, mas mura. Ngunit ngayon, 1,000 na. So, okay. Sinastandardize siya. Kasama ba dun, Mayor, sa napag-usapan na halimbawa, kung may coding sa Maynila, o kaya walang coding sa Maynila at Quezon City, wala rin coding sa Makati? Okay. Meron kasing autonomy ang LGUs to impose coding or windows, no? Yung iba nga, certain hours in the day. Yung iba, absolutely the whole day. So, ang napapag-usapan ngayon ay yung halaga ng multa. Ngayon, kung sakaling yung ibang LGUs ay gusto magparehas na rin ng window, pwede na naman po yun. But again, it's also part of our next meeting, no? Yung agenda. Opo. Dahil sa ngayon, iba-iba pa nga ho ang coding, no? Yung oras ng coding sa mga LGUs. Opo. Isa na lang, Mayor, yung pagkumpiska sa lisensya, anong nakalagay dun sa final draft? Ay, hindi talaga pwede mag-kumpiska ng lisensya. Sa ngayon pa lang, hindi na pwede dahil nga merong dilabas po ang DLG na memorandum circular na hindi pwede mag-kumpiska ng lisensya. So, once this is fully implemented, what can the public expect? Halimbawa, Johnson, kayo ay nahuli. Opo. Ng traffic violation sa San Juan. Unang-una, hindi namin pwedeng kumpiskahin ang iyong lisensya. Mm-hmm. Pangalawa, hindi nyo na kinakailangan pumunta sa San Juan City Hall para magbayad o kunin ang lisensya dahil hindi nga namin kinumpiska. So you can now pay your traffic violations wherever you are. Kahit na taga Bicol kayo, taga Ilocos kayo, o taga probinsya man, hindi na kayo kailangan bumalik na San Juan para lamang magbayad. Pwede nyo nabayaran yan sa digital payment system. Alright. Sige, Mayor, abangan na lang po namin ang magiging resulta ng botohan ng Metro Manila Mayors at kung kailan maipatutupad itong single ticketing system. Salamat po sa oras ninyo, Mayor. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat din po.